bundok ng Sierra Madre ay napabanto hindi lamang sa pagiging pugad ng mga tulisan at iba pang masasamang loob, kundi sa pagiging pugad pa rin ng mga taong ang karapatan ay napilitang iwasak. At diyan, diyan sa bundok na iyan, diyan sa malamat na Sierra Madre, ay naganap ang lalong pinakamahalagang bahagi ng kasaysayang ito. Ngunit mapadaan ka. Papauwi na sana ako eh. Nakita kita. Bakit hindi ka pamakpahinga? Tinatapos ko lamang yung kaprasang yun eh, nang hindi ko nabalikan bukas eh. Galing ako sa bayan eh. Binili ko ito upang may uwi. O eto, kumain ka. Baka ka nagugutom eh. Bang wag na, iuwi mukha mo eh. Nagagalit ka ba? Hindi naman. Kunyari ayaw mo tanggapin pagkat puto lamang ito binibigay ko sa iyo. Hindi dahil doon sabi mo iuwi mo eh. Kung ganun hindi, aminin mo na. O eto. Hahamunat mamaya na. Nagmamadali ka ba? Hindi, bakit? Pero sana akong ibig ipakita sa iyo eh. Ano yun? Halika, sumama ka. Gandang fork na ito, ano? Oo, oh, at malawak. Malimit ako rin. Tingnan mo. Yan. Yan ang fork na balang araw ay pinapangarap kong maging akin. Dito tayo maninirahang dalawa. Ikaw. Ikaw at ako. At pagdating ng panahon, ang ating mga magiging supling ay mamumuhay ng malaya na walang pinapanginoon. Napakagandang pangarap. Lalong-lalo na kung matutupad. Bakit hindi? Sa Mindanao, ang ating pamahalan ay nagbibigay ng magandang pagkakataon sa sino mang nahandang magtiis at magsikap na magkaroon ng kanyang sariling lupa. Inunat sa ating dalawa. Ang wika nga ay nasa sa taong gawa, nasa sa Diyos ang awa. Pang-ayon ako sa iyo. Ngunit... Ano, Rosa? Dito'y maaari tayo magkaroon ng ating sariling lupa. Huwag mo na nga isipin ang mga bagay na yan, ha? Alang-alang sa'yo, hindi ko naisipin. Lamang ay ibig kong kahit na sa pangarap, ay mayanik ko sa'yo yung mga yapak ng lahat ng kaligayahan sa daigdig na ito. Salamat, mahal ko. Dumidilim na yata. Tayo na. Kasama ba kayo, Tay? At saan mo ako hindi sumama? Ito pa ba yung ako maglakap? Tara na kayo, ha? Sige, dalihan mo lang. Tara! Nakakahiya, baka dumating na sila, hindi pa tayo natatapos. Aba, Pasing, ano ka ba dyan? Wala ko namang ginagawa. Halika nga dito, tumulong ka. O, oh, alam mo naman yan, ayaw magtrabaho, kala mo pinagasino. Naku, alam mo, wala pa sila eh. Kinakabahan ako. O, eh, bakit ka naman kakabahan? Ewan ko ba? Para akong kinikiliti. Hindi naman ikaw ang kinakasal eh, ikaw nakikiliti. Ano kaya, nakasal na kaya sila? Marahil,
Tanghali na eh. Baka nasa daan na nga sila. Baka nga. Hindi na muna kami bababa, Mang Beste. So, samahan ko muna sila sa Maywawa. Babay, paano itong mga tao dito? Baka kayo tanghali eh. Kayo na muna ang bahala sa kanila. Sandali lamang kami. Babalik agad ng itay. Babalik na kayo. Sige. Tama na kayo. Itagal-tagal naman nila. Baka nagdaan pa yung sa handaan ah. Oo, saan pa naman dadaan yun? Dito na ang tuloy nun. Ang sabihin mo, si Padre Damaso, kay Kupad-Kupad magkasal. Oo, meron ba namang Kukupad pa rin sa isang kasama natin? O, ito, naghihilig na. Ni Ayo tumulong. Oo, huwag mo nang asahan yan. Talagang tamad yan. Aba, eto na sila. Dali kayo, salubungin natin. Dali. Bakit tayo na palito? At saka na ninyo malalaman. Halika kayo. Eto na sila. Magayang bati. Ang bagong bahay na yan, ang siyang inialay nila para sa inyong dalawa. Yan lamang ang aming nakayanan. Kaya't kayo na sana ang bahalang papatay ko. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko ito malilimot habang ako'y nabubuhay. At asahan ninyong pakamamahalin namin ang bahay na ito. Alicia, lalakad na kami. Maraming pong salamat, Atong Juan. Aba, bago ko nga pala makalimutan, dumakay doon sa handaan at baka kahintay ng tatay. Alicia, kami. Ah, punta na kayo. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Diyan sa mga taong ganyan matatagpo ng tunay na kaibigan. Maalala ko nga pala, paparunan muna ako sa barak at marami pa akong dapat gawin doon. Ba, baka makalimutan mong dumaan sa handaan? Hindi ko maaaring makalimutan yun. Tsaka, pagkagaling ko na sa barak at saka nalaman ako dadaan doon, ha? At nahalata akong tila yata ako'y nakaka-istorbo sa inyong dalawa. Hindi naman. Maalala ko nga pala, baka makalimutan ko pa eh. Ito'y inialay ko para sa iyo, Rosa. Salamat. Salamat. Pakibigyan mo lamang si Aling Marta, ha? Talaga mapalad yung lalaki, Pedro. Ganon, dyan na tayo, ha? At tandaan na tayo magkita. Ang ganda. Maganda nga. Ngunit hindi ako makabibili ng mahalagang bagay na katulad niyan. Kapagkat... Huwag ka magsalita ng ganyan. Pakat para sa akin, ang sinsing na ito ay mas mahalaga pakat galing sa iyo. Tayo na sa itaas. Ang ganda! At ito'y bahay natin. Oo, ating bahay. Bahay nating dalawa. Mamalala ko nga pala, ang tatay, makakasama ba natin dito? Aba, hindi. At sino magbabantay sa kabilang bahay? Oo nga. Teka. Marahil itong ating silid. Ito nga ang silid, marahil. Ah, saan natutulog ang tatay namin ang gabi? Ay, dito yung sa kabila. Okay, tayo, saan tayo matutulog namin ang gabi? Ay, dito na. Ay mabuti makupa muna tayo ng ilang ito nung maiha mamaya. Eh kung gano'n, uuwi muna ako at kukuha ko ng salakap. O sige, magdali ka ha. Sige. Entry ka namin dito ha. Oo. Luis, lumayas ka. Kung hindi, magsisig ka. Ang bahala sa iyo. Ibigay ko lahat ang gusto. Ang nagsimula ako sa akin. Gusto kita. Ay, hindi. Mahawa! Mabigla sa ulo mo, ha? Tulungan ninyo ko! Damayan ninyo ko! Pedro! Pedro!
Matakot. Ano natin gagawin? Wala. Sabi natin sa may kapangyari ng mga nangyari. Ay, hindi sila maniwala. Bakit hindi sila maniniwala? Yan ang buong katotohanan. At saka hindi ko naman sila tanggang mapatay siya. Alam ko. Ngunit maraming katotohanan nawawala ng kabuluhan sa harap ng salapi at kapangyarihan. Kaya mabuti. Umalis ka na muna. Hanggang... Bakit ako alis? Ibig mo ba akong maging duwag? Bakit ako tatalagot sa aking ginawa? Hindi karuwagan ang gagawin mo, kundi pag-iwas lamang. Sinong maniniwala sa mga pangungusap ng mga taong katulad natin? Lalong-lalo na. Huwag nalang maniwala eh, huwag! Bilanggo nila ako kung ibig nila, hindi akong tatakot! Mahal ko, para mo ng awa, umalis ka muna ngayon. Hindi ko matitiis na makita kang nakapiit. Alang-alang man lamang sa akin. Alang-alang man lamang sa ating magigisang ko. Ang ibig mo ba sabihin? Kung ganyan ay alis ako, alang-alang sa'yo, alang-alang sa inyong dalawa. Ngayon ako'y magbabalik. Tandaan mo ako'y magbabalik. Pero ano putok na yan? Ano nangyari? Basta pumunta kayo sa amin. Wala akong pupuntahan. Tara. Bakit to, Balerota? Ano nangyari? Siya'y nakinig sa akin. Kahit siya'y umalis. Yun lamang ba nangyari? Yun lamang. Sayang. Hindi sana siya dapat umalis. Napakadahil sa ginawa ng yun, lalong maniniwala ang may kapangyarihan na siya merong kasalanan. Ngunit, hindi namin malaman kung anong amin dapat gawin sa mga sandali niyo. Kami nabigla. Ano nga ba sana ang dapat natin gawin? Sandali lamang. Pagpilma kami, Rosa. Yan ang iyong affidavit. Yan ay may malaking may tutulong sa kanya. Ibig ko sanang kayo magamay magtiwala sa akin. Pilmahan mo na. Hey, Rosa. Wala ka na bang ipagtatapat sa akin? Babalik daw siya. Mabuti kong gano'n. Yun na lamang, Rosa. Oh, eh, paano ako? Hindi mo na ba ako tatanungin? Sa ibang araw na ho, baka sakali. Yan mo na! Kala ko, hindi lalala ako eh. Meron tatanungin pala eh, hindi naman ako tatanungin. Bakit mo ako kinalakalat ka dito? Kaya dami ko pa namang pasyenteng ihilutin to. Ano na kayo? Oh, eh, masyado mang... Ano na ibigay mo ba? Aha. May sagot. So, niwala mo ba? Ay, yun ho. Mahal ko. Napakaligayang makatanggap ng balita. Buhat sa iyo. Darating ako riyan. Paglubog ng buwan. Nagmamahal. Rosa. Mabuti pa umuwi ka na. Tay? Anong oras ba ang lubog ng buwan? Ano? Ah, lubog ng buwan? Sa gabi, mga alas 8:30 may buwan pa eh. Siguro ngayon ay mga alas 9. Bakit ba? Wala ko. Bakit ba kung pakiramdaman kita eh? Para kang balisang-balisang hindi ka mapalagay. Ang hayop na si Tandantali. Nung minsan ibinayad sa akin sa salaping tingga, ngayon tingga na naman. Mga hayop na yan, talaga nga namang hindi ka dapat magtiwala sa kapwa mo. Hindi bali,
ibinayad dito sa akin, ibabayad ko naman sa iba. Saan ka pa paron? Naansanganan lang ho ako. Ibig ko lang magpasyal. Gabing-gabi magpapasyal? Baka kung anong sabihin ng tao riyan. O siya, sige. Umuwi ka agad. Oo. Maalala ko nga pala. Wala ka bang balita tungkol sa asawa mo? Wala ho. Masyari, baka lalimin ka sa gabi. Ako'y matutulog na. Madali ka ha. Oo. Saan pupunta, Rosa? Wala. Nagulat ako sa iyo eh. Isip ko kung sino ka na. Tuloy ka. Putit na, pasyal ka dito. Oo nga. Tuloy ka. Tuloy ka. Maupo ka muna. Tatay mo, natutulog na ba? Kahihiga lamang eh. Ah, Chopilo, ikaw pala. Magandang gabi po, Ma'am Bestre. Ah, magandang gabi naman. Ako eh, gising pa. Ang lagay eh, nag-uunat-unat lamang ako dahil sa ako'y hirap na hirap sa panghihilot eh. Marami kong hinilot. Hinilot ko si Ambong Aswang, si Mamertong Ahas. Eh, nagsakit ang tuloy itong aking mga buto. Siya, kayo na muna ang balang mag-usap-usap dyan, ano? Eh, ako'y matutulog na. Wala ka pang balita. Balita? Tungkol kay Pedro? Wala. Hindi kita sinisisi kung wala kang tiwala sa akin. Ngunit ang ibig ko lamang sana ay matulungan mo ko. Anong dapat kong gawin? Ako man ay gayon din. Katunayan ako ay nasa alanganin ng katayuan. May mga sandali nagahari sa akin ang aking pagiging alagad ng batas. At may mga sandali rin naman ang nagahari sa akin ang aming pagkakaibigan ni Pedro. Dapat ko siyang hulihin. At yun ay makabubuti sa atin lahat. Ibig kong makita si Pedro. Kailangan mo akong tulungan, Rosa, upang malunasan ang bagay na ito. Pagkat natitiyak kong siya ay matutulungan ko, at pipilitin kong siya ay mapawalang salo sa mga nangyari. Kung gayon, saka na lamang ako babalik sa ibang araw. At kung kailanganin mo ang aking tulong, eh, magpasabi ka lamang. Salamat. Sabi mo na lamang sa tatay mo na ako'y umalis na, ha? Paalam na, Rosa. Ganyan lamang ako. Minsan may ganay, minsan naman ay wala. Baka hindi mo gustong pagkain. Gusto ko. Kaya lamang ay wala akong ganang kumain ngayon eh. Tapos ka na ba sa asukal? Salamat. Wala ka bang nadidinig ng mga usap-usapan diyan?
Anong usap-usapan? Ang wala naman. Nadinig ko lamang ang usap-usapan ng ating mga kapitbahay. Alam mo na din eh, pala nag-chismis eh. Chismis pala eh. Pakialam ko sa mga chismis. Aba, eh nasasangkot ka eh. Nasasangkot? Anong ibig mo sabihin? Itinatanong lamang nila kung meron kang nalalaman tungkol kay Pedro. At kung ano naman ang nangyayari sa kanya. Sino ang gusto makalam? Ang mga kapitbahay? Bakit? Ang lahat ba nangyayari kay Pedro dapat mo sabihin sa kanila? Wala silang dapat ipang masagsabi. Anong pakialam nila sa akin? Anong malay ko ng tungkol kay Pedro? Ang totoo niya na hindi ko nalalaman ng gamay kung anong nangyayari kay Pedro. Ano ito? Gusto mo ba masaktan ka lalo? Ha? Ano ka magsabi? Nagagawa mo lang sa akin ang pagkat nakatalo yung kamay ko eh. Ah, matapang! Malakas ang loob mo. Ang ibig mo bang sabihin eh, hindi ko natatakot lumaban kahit kanino sa amin dito? Hindi ako natatakot lumaban kahit na kanino. Lalong-lalong at pinaglalaban ko ang aking katwiran. Talaga ng tao ito. Ano? Sino sa inyo ang ibig lumaban sa taong ito? Ha? Bakit hindi kayo makakibo? Natatakot ba kayo? Kapidyo, hindi ba't ikaw ang sumusuntok sa kanya kanina? Ngayon, bakit hindi mo siya labanan? Ano? Natatakot ka ba? Sige, lumaba ka! Oh, lalaban ako! Rito. Ano ka mong pangalan mo? Pedro po. Eh bakit ka na pag-uwi rito? Nakamatay po ako ng tao eh. Nakamatay? Bakit? Dahil po sa isang babae. Isang babae? Marahil minamahal mo ng labis ng babae niyon. Hmm? Sino siya? Kinamumuhayan ko ang babae niyon. Hindi dapat sambitin ng aking mga labi ang kanyang pangalan. Sinukumpa ko siya! Iniibig ko ang aking asawa. Minamahal ko siya. Malimit siyang dumalaw sa akin sa palagin. Yan namang balita eh. Wala akong tinatanggap buhat sa kami. Hindi na ako makatito. Hindi na. Rosa, makikiramay ako sa iyo. Nalalaman ko yung ikaw ay naghihirap. Ngunit, ano kaya ang mabuti natin gawin? Wala. Kundi magtiis. Maghintay. Aling Marta, napakabuti ninyo sa akin.
Ah, walang anuman yun. Nasabi sa akin ni Teofilo ang lahat. Kaya't ako na pa rito upang makagawa ng tulong sa'yo. Kaya't kung ako'y merong magagawang tulong sa'yo, sabihin mo't... Marami po yung salamat. Ako nga pala'y hindi na magtatagal, ha? At ako'y aalis na. Ay, ito nga pala. Baka akong pamakalimutan. Ito ay para sa'yo. Ito'y walang anuman. Ha? Rosa, at saka na ako babalik. Salamat po, Aling Marta. O, diyan ka na muna, ane. Salamat po, Aling Marta. Ang bata ito. Pakabinyag na pakabinyag, biniraan ng tub. Kristiyano na ito ngayon. Mabuti naman at nakaraos na ang binyag ng aking apo. Ako ay may asawa na ng binyagan eh. Anak ko na yata ito si Rosa. Sayang, hindi natin kasama si... Wala ba kayong balita tungkol sa kanya? Wala. Nababatid kong ako'y napupulaan sa akin tungkulin. Subalit ano ang aking magagawa? Ang batang ito'y kinakailangan lumaking isang marangal na lalaki. Ang lahat ng pangyayari dapat nating ilihim sa kanya. Yan ba'y lubhang kailangan? Oo. Kung gayo'y hindi niya makikilala ang kanyang... Oo. Hindi niya dapat makilala kung talagang hinahangad natin ang kaligayahan ng batang yan. Ang buhay nga naman. Ngayon ako naniniwala sa sinasabi ng matatanda. Nakasabay ng isang tao sa kanyang pagsilang ang kanyang kapalaran. Tama yung sinabi ninyo, Ma'am Beste. Beste, hindi na ho kami patatagal kami uuwi na, no? Kumadre, kung makailangan ka man, ay magpasabi ka na lamang. At kami ay handang tumulong sa iyo. Salamat sa inyo. Lalakad na po kami, Ma'am Beste. Diyan na po kayo. Salamat, Pilo! Anong oras na kaya? Tay, kayo na nga munang bahala sa kanya, ho? At ako'y may pupuntahan lamang. Saan ka na naman, Paparo? Sandali lamang po ako. Diyan lamang. What? Ikaw na tao ka, o bakit ba parong ka ng paro? Hindi kita maintindihan. Hindi nga ninyo ako maintindihan, eh. Sandali po lamang naman eh. Sige, madali ka. Baka gabihin ka na naman. Yan, ang nanay mo. Hindi ba pagbawalan? Lumakad na naman. Makikipagtakbo sa tatay mo. At saka... Wala akong sinabi. Ililihin mo yan. Baka sabihin ni daldalero ko. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. Sa karding karding. Karding? Karding. Walang yung bata ito ah. Pinagkakanta mo ako'y dinilay. Karding pa naman ako ng karding. Pagkatapos ako'y didiligay. Walang araw ay pinapangarap kong maging atin. Ikaw at ako, upang pumumating ang panahon, ang ating mga magiging supli, mamumuhay ng malaya at walang Panginoon. Ibig kong kahit sa pangarap pang lamang ay may alam sa inyong bakasang lahat ng kaganda sa lady nito. Taas-taas dito! Resto dito, Maynard! Sana atin to, gandun! Nay, bakit tayo palaging napupunta rito? Gusto mo rin yung lugar na ito, no? Oo, iyo. Alam mo, Nay, paglaki ko, bibiling ko yung lugar na yan, lahat dyan, hanggang doon, bibiling ko. Bibiling mo? Oo!
Ayaw mo ba? Hindi sa ayaw. Lamang ay hindi mo na mabibili ang lugar na yan. Pagkat ni Unay, may dalawang nagmamay-ari niyan. Ang isa'y umalis. Pagbabalik niya, tsaka natin bilhin. Marahil ay hindi na siya babalik. Sayang. Oo, sayang. Binigyan pa naman ako ng pera ng lolo kanina. Kakaipo na sana ako. Bye, Nay! Tinatanong ng lolo kung meron ka raw pinausap na tao dito, kung meron ka raw nakikita ng tao. Eh, anong sabi mo? Sabi ko, meron, miski wala, niloloko ko siya. Ikaw naman, wala ka nang niloloko kundi ang lolo mo. Hindi, bali, mahal ko naman siya. Teka, anong sabi ng lolo mo tungkol sa lalaking nakikita ko? Tinatanong nga itsura eh. Oh, anong sabi mo? Sabi ko, mataas, malaki, magandang lalaki. Anong sagot niya? Naggalit. Natakot nga ako eh. Ganun pala mukha ng lolo pag nagagalit. Pangit. Oh, batang ito. Nay, may itatanong nga pala ako sa inyo. Oh, ano yun? Talaga bang tatay niyo ang lolo? Oh, bakit? Pangit, hindi niyo kamukha? Abay, paano? Nagmana ako sa lola mo. Maganda yung lola mo. Si hindi mo na inabutan. Eh ako naman, sino kamukha ko? Kamukha ka ng tatay mo. Patay niya siya, no? Oo, patay na. Mahal naming Panginoon, inihaalay namin sa inyo ang kaluluwa ng yumao namin kasama. Kami naniniwala na sino mang sa inyo ay tumatawag ng taimtim, maging siya man ay masama, ay inyo rin pinakikinggan pagkat ang inyong awa ay laganap sa lahat. Bakit pa kaya siyang namatay? Wala tayong magagawa hanggang doon lamang ang guhit ng kanyang palad eh. Napakabuti niyong tao. Mga mabubuting tao ay namamatay din. Kumilis na! Alandap natin ganun yun! Oo nga, bakit hindi tayo gumawa ng kahit ano? Oo nga! Alpukinig tayo natin! Kaya na! Ano? Tama kayo? Kung ako kayo, hindi ko tutulingin yung binabalak. Bakit? Bakit hindi? Kapag at ang buhay natin ito, ay panay na pakikipagsapalaran. Maraming mga sandaling tayo mananalo. Ngunit may mga sandali namang tayo matatalo. Kahit sa anumang hakbanging ating gagawin, kinakailangan tayong magingat. Huwag tayong pabigla-bigla. Ay nakalaman, meron mamuno sa atin. O, sino ang dapat mamuno? Pedro! Ikaw ang mamuno sa amin. Bakit? Ayaw mo ba? Pedro, ikaw ang gusto namin. Susunod kami sa lahat ng iutos mo. Salamat. Maraming salamat mga kasama. Ito ay isang malaking karangalan para sa akin. Umasa kayong hindi ako magpapadaya. Gagawin ko ang aking magagawa sa kabutihan ng lahat. Salamat, Pedro. Tatlong buwang ka pa pala ron. Kung ganyan, tatlong buwang kakabang laging aking libo. Anong malaw ko kung mayroon ka nang pinagbibilihan doon? Paniwalaan mo ako, Aurora. Ang aking mga matay, walang kinagigilibang pagmasdan kundi mukha ng dadalawang babae. Ikaw at... At sino? Ang mukha ng aking ina. Salamat, Cardin. Asahan mo ang lahat ng mahal sa'yo ay magiging mahal sa atin. Ano pa ang ginagawa, Maria? Ah, wala. Naiinitan lang ako eh.
Nagpapahamil lang ako. Oo, oh, nainihitan ka pala eh. Bakit hindi buksan ang lubusan ang bintana niya? Kasi nga pala ang hangin ito. Ako nga pala alis na. Bakit nga pala, bago ko makalimutan, ito eh binibigay ko sa iyo. Para sa akin? Oo. Bakit ayaw mo ba? Bakit ayaw? Gusto. Alam mo, ating king ngayon ay nagpasalin-salin sa aming angkan. Pinambigay ng aking ama sa aking ina nung sila'y magkasintahan pa. Kaya pinabibigay siya ng nanay ko at kumaring isuot mo raw at ingatan kumari. Sabihin mo sa kanya, aking mamahalin ang sinsin nito at aking pagkaiingatan. Salamat. Punta na ako. Kabin. Mari bang isuot mo sa akin ang sinsin nito? Antik ni buka. Oi, mga kasama! Saan pa ba kayo pupunta? Huwag na kayo magsisilayo, ha? Alas 4 yung punto ng ating uwi. Ayun, sila Karding, ha? Karding! Oh, Karding! Saan pa ba kayo kakain? Hahanap po kami ng magandang lugar na makakainan. Baka upo nga muna. Ako'y pagod na pagod eh. Kawawang kalabaw dito. Pagod na pagod. Pareho tayo na pagod, ano? Uy, ang ganda rito. Dito na lamang tayo, ha? Malilim at presko pa. Bakit ayaw mo ba rito? Bakit ayaw? Kung saan mo gusto, gusto ko rin. Naalala ko lamang baka napalayo eh. Hanapin tayo, di day tayo makita. Bakit hindi? Siguro makikita rin tayo. Mabuti na nga rito. Ang napapansin ko lamang eh, tahimik na tahimik ang puwak na ito. Ganito sana tayong lagi. Tahimik, masaya, at walang sigalot. Disin sana ay mananatiling maligaya ang ating buhay. Sa ating dalawa yon, dapat natin pahalagang lagi ang ating mga banal na layunin. Aurora, tungkol sa ating dalawa, ay wala akong alinlangan. Nakikita kong tanging kamatayan lamang ang makahahadlang sa ating pag-ibig nito. Ngunit, ang tinutukoy ko ay ang ibang mga tao. Kung makatutulad lamang sana sila sa atin. Kung ang mga sigalot na likha ng pag-iibot ay kanilang maiiwasan. Kung ang maghahari sa puso ng ay ganap na pagkakaunawaan, disin sana ay hindi magkakaroon ng mga ligalig na sinagiging simula ng digmaan. O bakit pa ba nabuksan ang mga bagay na ito? Mabuti pa ay kumain na tayo. Mabuti pa kaya ata, Garden. Ang mga bata kaya na sikain na? Ah, siguro. Kumain. Wala niya pala ang tatay. Ang gusto ako. Kanina pa ako kain dito eh. Alin na kayo, mga kasama! Alin na kayo at baka tayo gabihin! Samahan kayo mga batang yan! Si Karding! Kung tumating ang mapalad na sandaling ngayon, lalong magiging lubos ang aking kaligayahan. Abayat pala sila! Tayo na, may na tayo! Tayo na! Tayo na! Batuhin na ba raw? Oo, oh, nag-aya na nga eh! Tayo na! Ibig sabihin, bukid man ay lang. Ang
Siya? Tay? Tay? Hmm? Ano ba mangyari ka, Mang Enteng? Nasa lubong kong tumatagbo sa pupuantian. Ni hindi man lang makausap. Ayun! Tumalab din! Tumalab din! Ano ang tumalab ho? Bay, ang halip ng matandang yan. Naparito-ritot kung ano-ano mga Enteng sinabi sa aking mga pasyente. Yake yung kuba, hindi ko na mapapauna. Alam kong hindi na uunat yung kuba, pero isang taong kong pinakikinabangan yun. Ngayon, kung hindi na bumalik yan. Oh, hanyo na. Babalik din yan eh. Ang inalala ko si Mang Enteng, baka kung ano mangyari doon eh. Alam siya! Patingin siya sa kumadrona. Hayop siya! Oh, kayo naman. Kaibigan naman niyo si Mang Enteng eh. Kayo na magpasensya. Maiba ko itay. Dumating na kayo si Kardeng sa Baguio? Ang ko ba naman? Kanina lamang umalis eh. Nasa Maynila pa yun. Mamayang gabi pa ang dating nun sa Baguio. Tay, hindi ba tatlong buwan pa si Kardeng sa Baguio? Ayun ang sabi niya. Hanggang Marso pa siya ron. Ang tagal naman. Ngayon ka pa nainip. Bayaan mo't pagdating dito noon, suot katipunan na siya. Este, suting niyente na siya. Ganyan ang karawal sa aking bakasyon. Ang hirap sa'yo eh, dinidibdib mo masyadong yung pag-aaral eh. Tinan mo ko, wala akong ginawa kundi mga well, kasama kong lolo ko. Mag-picnic na kasama. Bawa nga pala, malalo ko, wala ka bang papel dyan? Meron, kailangan mo ba? Oo eh. May pangako kong pagdating ko dito eh, susulatan ko siya. Thank you. Ang mahal na mahal mo si Aurora, no? Alam mo eh, para sa akin eh, dadalawa lamang ang babae sa ibabaw ng lupa. Ang aking ina at si Aurora. At naipangako ko sa aking sarili na kung hindi rin lamang matutuloy ang aming pag-isang dibdib, eh hindi na ako iibig kailanman. Alam mo kung lahat lamang ng manging ibig sa ibabaw ng lupa eh, kamukha ko, wala ng babae makakakilala pa ng luha eh. Ang hirap eh, aanim kami eh. Namatay pa yung sa naging lima na ngayon. Minamahal. Ito yung nakapatotoo na kahit saan ako naroon ay ikaw ang aking alaala. Aurora, talagang mahal na mahal kita. Tanggapin mo rin sana ang aking nag-aalap na 1,001. Ano daw yun? 1,001 ano? 1,001 halik daw ho. Halik? Ah! Ang iyong si Kardeng. Aba! Sino yata hindi nabanggit ang aking pangalan sa sulat na yan? Hindi ho, meron pa. Habol, kamusta na lamang sa kaninang lahat diyan? Ako rin, Kardeng. Mabuti naman at maski sa habol ay napasampid ang aking katawan kahit na hindi binanggit ang aking pangalan. Mabuti't inabutan kayo ng habulag. Yung mga enteng ay mapagpasok kayo ng alanganin na. Baka ibig na naman ninyo sumakit ang inyong siya na. Tira na, senyorita. Tira na.
Hindi ka makatulog, ano? Kising ka ba ba? Kanina pa kita pinagkikiramdaman eh. Nalalam siya, no? Masarap pa, may nobyo. Ba, at hindi mong malaman. Bakit? Wala ka pa ba? Wala pa nga eh. Meron ba? Magtatanong pa ako sa'yo. Sige na. Sabihin mo na sa'kin. Tinatanong lang naman kung masarap eh. Masarap. Lalo na kung minamahal mo eh, katulad ni Cardin. Sa kanyang piling, parang nadadama ko ang malamig na simog ng hangin. Masarap na pagkain. At puno ng pag-asa. At walang takot sa anumang pait na idudurot ng kapalaran. Masarap, Desi. Masarap pala may nobyo, ha? Alam mo nga lang, may naliligaw sa akin eh. Hindi ko tinanggap eh. Ay, inis ako eh. Pero hindi bali, mali pa ako nun. Pero ngayon, alam mo, Aurora, pag may naliligaw sa akin, tata... Aurora? Aurora? Sigilo! Sayo! Dali! Tasa mga kamay! Ano ginagamit si Sigilo itong oras? Ispiya ka, ha? Nakakamali ka, kaibigan. Ako'y hindi ispiya. Ako'y isang taka sa bilangguan ng Santa Cruz, Laguna. Ibig ko lamang sana magpalipas ng gabi kung maaari. Taka, ha? Ito ka magpaliwan! Maririnig kitang tumutugtog eh. Laging yan ang yan na lamang. Mangyari eh, ang tugtugin ito ay nagpapagunita sa akin ng aking kahapong punong-puno ng kaligayahan. Oh, ako naman eh, ayoko na maalala yung aking kahapon eh. Panay na kasawian at kalungkutan lamang, nakabubwisit. Ano yan? Nakakita rin itong taong itong nagmamatid-matid dito sa paligid natin eh. Halika nito. Sabi doon. Ano kailangan mo? Hindi ko po sinasadya na paggawi ako rito sa lugar mo. Anong pangalan mo? Saan ka galing? Miguel po. Galing po ako sa Santa Cruz, Laguna. Ako po'y... Santa Cruz. Kaya... Kung maaari sana'y... Dito na ako sa inyo. Baka ispiya yan. Hindi ho. Kung ako'y ispiya, patayin ninyo ko. Talagang papatayin ka? Kung ako'y nagbubulaan, talagang ibig ko lamang pong mapasama sa inyo. Gil, ang sino mang nangangailangan ng aming tulong ay hindi namin pinagkakaitan. Kung talagang sapat sa loob mo ang pagsapi sa amin, tinatanggap kita. Maraming salamat po. Ngunit kami may patakaran sa sinusunod ng lahat dito. At iya'y igalang ang matanda, tangkilikin ang bata, pagtitaganan ng babae at huwag gagambalay ng sino mga tutulog. Ang sino mang sumuhay dyan ay papatayin ko. Susundin ko po. Bruno, itulong mo ang kanyang matutulugan at bigyan mo ng pagkain ng taong yan. Maraming salamat po. Tara. Video, mamatyagan mong mabuti ang taong yan.
nung masyadong dibdibin. Saka na magpakaman sa ating eksamen eh. Ano yun? Talagang ganun ang buhay ng tao. Kung may kasawi yan, eh may tagumpay. Baka mawala ng pag-asa. Bago namatay ang aking ama, pinangarap niya ako yung maging isang opisyal na katulad niya. Sumikap naman ako. At tinan mo, Pepe. Nung minsan nasabi mo sa akin na bago naging koronel lang yung ama, ay nagpasimula muna siya sa pagiging sundalo. Anong malay mo pagdating ng panahon, maring lampasan pa sa katungkulan ng iyong ama kapag ikaw nagsimula sa pagiging sarhento? Maring ang mangyari sinabi mo. Ngunit, kailan pa? Tayo yung mga bata pa. Marami pang panahon para sa atin. Mabuti pa, sumama ka muna sa akin at doon ka magbakasyon sa amin. Marami akong ipakikilala sa iyong magagandang dalaga, mga kaibigan ko, no? At marami ng iba sa kanila ipapalit sa ating commencement. Tsaka hamot, gagawin kitang sarhento. Salamat! Maraming salamat sa inyong lahat. At ngayon, mga minamahal naming mga panauhin, ang pangwakas naming bilang ay isang katutubong sayaw na gagampanan ng magagandang paraluman ng ating lahi. Salubungin niyo sila ng palakpakan. Ang mabuti yata ay pumunta muna tayo sa backstage at bati naman natin si Cardeng. Sino yung bata yun? Huwag ka sinasadya eh. Siya na po ng bilao eh. Hindi sinasadya, nasa kalalalamunan ko. Sige na, parang di ka pagkano. Hindi kami nagpapasensya. Pepe, madali ka, alisin yan. Ang tama naman nagpapasensya ko. Ano ba, Cardeng? Ayun nga ito si Cardi ka. Ayun nga ho. Oy Cardi! Ayun mo tamo. Nagustuhan ba ninyo? Cardi! Cardi!
naman kanyaring isip ang alam mo ay aking nagpapambing di ka kaya magbabalo di ka kaya maglilino yan ang kanyang itong puso nang dahil sa pag-ibig ko may aling laman sino mang umiibig kung ang pagsuyo ay taos sa dibdib. Sandali lamang, Karding, ha? Napakagaling ang pagkakaawit mo, eh, ha? Salamat at nagustuhan ninyo. Talagang nagustuhan ko. sandali lamang, mga kaibigan. Sandali lamang. Natitiya kong nagustuhan ninyo ang pagkakaawit ni Aurora. At umaasa din naman ako at nagustuhan ninyo ang mais at hotdog na kinakain ninyo ngayon, ha? At lalo naman magugustuhan ninyo ang aking ibabalita sa inyo ngayon. Si Teniente Ricardo de la Cruz at ang aking magandang pamangkin si Aurora Reyes ay pag-iisahin dibdib. Malapit na silang ikasal. Mabuhay! Congratulations, sir. Mapalad kayong dalawa. Masyadong maraming tao rito. Naguguluhanan ako. Yan din nga sana gusto ko sabihin sa iyo, eh. Paano pa inintay natin? Ay na. Dalikat baka tayo makita pa nila, eh. Alam mo na, mahirap na. Baka pigilan pa tayo, eh. Andito sana ang susi ni Pepe, no? Na ito, eh. Andiyan ba? Baka tayo hanapin. Oh, hamo sila maghanap. Oh. Bakit mo nilagay ito sa pagitan natin? Natatakot ka ba sa akin? Hindi, bakit ako matatakot sa'yo? Nakaka-istorbo lang sa bewang ko, eh. Alam mo, matagal ko nang pinakaasama-samang ganitong pagkakataon, eh. Yung ikaw at ako lamang, tayong dalawa. Kami man, eh. Ayaw namin ng maraming tao, eh. Oh. Hanggang dito na lamang kami. Manap naman kayo ng lugar nyo. Nakaka-istorbo kayo sa amin, eh. Tayo naman, Tessie. Mampan lugar natin dyan. Pagkasobro na tayo dito, eh. Sandali lang, Aurora, ha? Mali ba? Hoy, huwag kayong maglalayo, ha? Oo. Maligaya ka ba? Ayaw nga ng ganyan. Tatangu-tangu ka lamang, eh. Ang ibig ko ay marinig sa mga labi mo ang kasagutan mo sa akin. Oo, sabi, eh. Oo, sabi ngayon ka lamang sumagot. Aba, yung tango kanina at saka ang sagot ko ngayon. Di ba dalawang beses na? Oo nga, no. Maswerte ako, dalawang beses mo akong sinagot, ano. Eh, itong baril mo, eh, nasa pagitan nating dalawa. Oo nga, no. Istorbo itong baril na ito. Tama nga yan dyan.
ka naman kung makasana tayo, magbabagong pagmamahal mo sa akin. Hindi, Aurora. Ang lahat ay binabago ng panahon. Ngunit ang hindi mababago, ay ang pag-ibig ko sa iyo. Maasahan ko yata din. Maasahan mo, mahal ko. Huwag! Kung ako ikaw, hindi ko gagawin yan. Baba! Baba! Patinaw! Baba! Pasa naman! Pasa naman! Anong kailangan niyo sa amin? Ako si Teniente Ricardo de la Cruz. Anong kwenta sa akin? Kung atos ko, susundin mo. Kilian! Kilian! Magtaba nila. Sige dito. Sige, sama-sama ka dyan. Saan nyo nakita yan? Doon. Wala. Kwarta, alas. Labas. Ikaw. Bigyan mo nyo! Ayun pa, bigyan mo. Para na ninyong awa, huwag na ninyo kunin ang sinsing neto sa akin. Wala ka maraming sinasabi ha. Bigyan mo. Sige Aurora, bigyan mo na. Ikaw. Sinaho eh. Ikaw. Oh. Wala na ba? Wala na eh. Ngayon na kunin ninyong ibig nyo sa amin, maaari ba kaming umalis na? Ikaw ha. Huwag ka sasabad na sabad kung ayaw mo masaktan, ha? Good. Buti yata, sama natin eh. Mukhang mayayaman eh. Patubos natin. Patubos? Oo. Reglado. Hoy, kayo lahat! Sama kayo sa amin. Lahat. Sige! Lahat. Yes. Sawi. Sige. Sige. Ang hindi ko pagsangayon sa iyong mga nais na umakyat sa kapundukan upang lusubin ang mga tulisang iyon, eh hindi nangangahulugan ang aking pagtutol o pagwawalang tiwala sa iyong kakayahan. May mga dahilang hindi mo pa naunawaan. Humigit ko mo lang eh, alam ko ang dahilan kung bakit ayaw kayong pumayag. Nag-aalala kayo na baka ako mapahamak. E daramdamin ni Aurora. Ngunit, ibig ko mapagigantihan ang mga tulisang yon at ang karangalang aking tatamuhin ay iaalay ko kay Aurora. Inaramdam ko, Carding. Ngunit, hindi kita mapapayagan. Salamat po. Come in! Good morning, sir. Good morning. Ano ba, Tenyente? Naparito po ako upang humingi ng inyong pahintulot upang makapamuno sa pagsalakay sa kilabot ng Sierra Madre at kanyang mga kasama. Alam ko, mga nangyari sa iyo at sa iyong mga kasama, mga kamay ng mga tulisang yon. Ngunit, ang binabalak mong yan ay lubhang mapanganib. Dapat nung malaman ang mga tulisang yon ay saninas pakipaglaban. Mantalang ikaw, eh, bago pa lamang sa tungkulin. Ang mapahama ka lamang. Marami pong salamat sa inyong paalala. Ngunit buna po sa aking kalooban ng bagay na yan. Una, ibig kong talagang makapagiganti sa nangyari sa amin. At kung sakaling ako'y magtagumpay sa layuning ito, ang karangalang yan ay ibig kong ialay sa isang babaeng napakamahal sa akin sa aninalapit na pag-isang dibdib. Kung gayon ay dalawang bagay ang iyong layunin. Opo. Kaya mo, at pag mayroon ako'y badadala sa tungkulin yan, ikaw, ang aking paladala.
dyan! Kung ayaw niyo masaktan, tumuko na kayo! Huwag kayo nalaman! Ang gano'ng kasakit kami. Nung umi, takot ako mamatay. Hindi mo, mahirap eh. Basta sakit mo lang yung mga mata. At limimod. Sayang. Sarayin po ng aking nabo. Tumuko na kayo lahat dyan! Are you alright, sir? Yeah. Lahat ng sudat mga bihag, dali lahat sa truck. Yes, sir. Aliwa pa. Ano yun? Dumating yung si Mang Karding. Si Karding, sir? Oo. Yan o, may sugat ho eh. Ano? May sugat? Oo. Si Karding. Ito, dali lang lang ha. Oo. Samahin mo ako. Okay, baba. Yes. Baba. Baba. Ayaw kayo magpatapang ha. Ikaw, baba. Baba. Para dali lahat sa barak yan. Sergeant, magdala ka ng stretcher dito, ha? Yes, sir! Karding! Karding, ano kung ano nangyari sa'yo? Wala nga naman. Dapis lang yan. Ano nangyari sa'yo? Hindi, nadapis lang yan, eh. Salamat sa'yo. Huwag kayong umiyak. Walang kwenta yan, eh. Wala nga naman yan. Pedro, ikaw nga ba? Roca. Ingatan mo sana ito. Pedro, patawarin mo ako. Karding, siyang iyo. Patawarin niyo ako. Hindi ko nalalaman na wala kang dapat alalahanin. Malaw na kitang pinatawad.
for his calm judgment in handling his men under fire, First Lieutenant Ricardo de la Cruz, when called upon to raid the hideout of a notorious bandit, Kilabot ng Sierra Madre, which molested and terrorized the vicinity, causing great trouble, capturing and killing agents of peace and order, succeeded in capturing said bandit, including all weapons and equipment of the bandit and his men. Throughout this action, First Lieutenant Ricardo de la Cruz, by his example, steadied and calmed the soldiers about him and was the primary factor in bringing about peace and order in and around the vicinity of Sierra Madre. Home address, Bahay Laguna. By order of the Secretary of National Defense, R. Halandoni, Major General, Chief of Staff. Official, Luis Florentin, Colonel, AGS, the Adjutant General. Thank you, sir. Karangalan kong ito'y utang ko sa'yo. At ito naman ay para sa inyo. Salamat. Pasalamat tayo sa ating Pangulo sa pagpapahintulot na kayo makadalo sa ganitong pagkakataon. At umasa kayo na sisikapin namin lahat na mapawalang sala kayo sa mga pangyayari. Kinararangal kita, Cardin. Salamat! Ayun na! Salamat!